Salamat sa Diyos sa araw na ito, no? The sixth day of November, no? We hear what it is to follow Jesus. Nung Linggo, naalala natin, di ba, ang Ebanghelyo, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, no? To make God number one, na napahalaga, number one siya. Kaya nga, ang unang sinabi dito, if you want to follow me, no, first, no, there is a strong word, you must hate. Imagine hate. No? Hate your mother and father, wife, children, brothers, sisters, and even his own life. If you do not do that, you cannot be a follower of Jesus. No? Kaya talaga number one ang Panginoon. Pag ni-number one mo ang iyong magulang, ang iyong asawa, ang iyong kapatid, pati yung sarili, ang priority, hindi sarili, hindi ang Diyos, kundi ang sarili o ang ating mga ibang tao, hindi tayo pwede sumunod eh. Kasi sumusunod tayo sa tawag ng pamilya, kasi pakakadugo ko yan eh, kasi pamilya, it will be we cannot attach to God. Ang attachment natin, yung pamilya, ang loyalty ko sa pamilya. Kung yan ang priority, then we will be, of course, no, we all know the consequences. Hindi talaga tayo pwede sumunod kay Jesus. Kaya ang salita, hate, no, napakabigat yung salita. But it is holy hate, if there's such a thing as hate. It is holy because it is one way we can follow Jesus. We have to cut. Eh. Kasi kung hindi talaga number one natin ang pamilya, tayo pa, mga Pilipino, di ba? Alam naman natin gano'ng kahalaga yung hamon ng pamilya, no? Attachment natin sa pamilya. We never let go of our loved ones, no? Kahit na matanda na. Sa ibang bansa, di ba, yung mga matatanda, nilalagay sa home for the aged, no? Parang ang mga bata, pagdating na 18 years old, independent na. Tayo, we are so close to our family. So close to our family. Our love for family is number one many times. But today, we are asked to hate this, to make the priority Jesus Christ, to make God number one. Truly number one. Again, it has to be number one. Because otherwise, aside from this, pag hindi natin ni number one ang Panginoon Diyos, pag mamatay yung magulang, pagmamatay yung asawa, pagmamatay yung kapatid, pag ang number one yan at nawala yan, magbibigti tayo eh. Kasi number one siya eh. Inuna natin sa Diyos. Eh yung mga ugnayan natin sa sarili at sa kapwa, pansamantala lang eh. No? Kaya it will pass. It will pass. Pero pag talagang ni number one mo yan at namatay, magbibigti talaga tayo kasi ginawa natin number one yan. No? So, this is what it is to be a follower of Jesus. We let go of our relationships and make God number one. And number two, he says here also, among many other things, whoever does not carry his own cross cannot be my disciple. Carrying the crosses we have, ano ba yung mga cross natin sa buhay? Lahat ng binigay sa atin na hirap, na responsibility, no? Kasama yan eh. Kasama sa cross ng buhay yan eh. Kailangan natin, kung anuman ibigay sa atin, kailangan natin pasanin. Hindi natin i-reject whatever is given to us, whatever responsibility. Yung sakit, kunyari, no, binigay sa atin ang sakit. Yung problema natin sa pamilya, problema sa opisina, problema sa buhay, whatever problem that is, whatever load that is, it is not, hindi naman pabigat yan. Binigay sa atin ng Diyos at siya rin ang tutulong sa atin buhatin yan. Sana hindi ito tunay na pabigat, no, na tinatakasan natin. This cross is given us as a test of what it is to follow. Problema sa sakit. May problema yan. Pero hindi siya problema kung ito'y kasama natin ang Diyos. Ito'y pagsusubok para mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Huwag natin takbuhan yung mga cross na yan, yung mga pabigat sa ating buhay, pasanin natin kasama si Jesus. It will make us true disciples. It is what the cost of discipleship is. May we learn from this today as we turn to our saints who will help us, who showed us the way of how it is to be a disciple of Jesus.